Ang kulay ng tubig ay nag-iiba sa mga kondisyon sa paligid kung saan naroroon ang tubig na ito, habang ang medyo maliit na dami ng tubig ay lilitaw na walang kulay, ang tubig na may bahagyang asul na kulay ay nagiging intense na asul kung malalim ito. Ang asul na kulay ng tubig ay isang intrinsic property at sanhi ng selective absorption ng sunlight o ilaw. Sa video na to, tatalakayin natin ang iba't ibang klase ng tubig na pwede at hindi pwede sa ating mga isda. Number 1, pure water. Ang ganitong uri ng tubig ay karaniwang matatagpuan mula sa gripo, ng tubig na may mga kemikal na pagdi-disinfect o tubig na sariwang nanggaling mula sa isang balon. Ang ganitong uri ng tubig ay hindi angkop para sa mga isda, sapagkat ito ay lubos na nagkulang ng anumang mga microorganism na kinakailangan ng mga isda upang mapanatili ang kalusugan nito. Sa modernong panahon, ay mayroon ng isang dechlorinator upang alisin ang anumang kemikal tulad ng chlorine, chloramine, at iba pang mga heavy metals, ngunit hindi ito makakatulong sa muling pagbuo ng mga microorganism sa tubig. Ang pure water ay mayroon ding mga toxic na gas tulad ng NO2 na hindi matatagpuan sa ammonia, nitrite, at nitrate kahit gagamit pa ng test kit. Ang mga isda na ilalagay sa ganitong klaseng tubig ay magpapakita ng rapid breathing, bottom sitting, floating, lethargy, irritation, loss of appetite, weight loss, infertility, digestive issues at pagkakaroon ng white poop. Ito ang lahat ng mga palatandaan ng isda na hindi inilalagay sa isang ideal environment para sa pinakamainam na kalusugan at maayos na paglaki. Number 2, aged water. Ang aged water ay ang tubig na naitakda at na-aerate ng hindi bababa sa 48 oras. Sa modernong panahon, ay gumagamit tayo ng dechlorinator o conditioner upang alisin ang chlorine o chloramine sa tubig. Ang ganitong uri ng tubig ay wala ng slight blue na kulay, dahil sa pag-aalis ng mga kemikal ng pagdi-disinfect at na-exposed sa hangin, ang mga microorganism ay magsisimula sa muling pagbuo. Ang ganitong uri ng tubig ay handa na para sa mga isda, dahil dumaan ito sa proseso ng kumpletong pag-aalis ng anumang nakakapinsalang kemikal, o nakakalaso na gas, at lahat ng mga water parameters na maging stabilized tulad ng pH, at temperature, at sa muling pagbuo ng mga microorganisms. Number 3, light green water. Ang light green water ay ang mainam na uri ng tubig para sa ating mga isda, lalo na sa mga fancy goldfish. Ang lumulutang na algae ay nagsisilbing isang biological filtration para sa ammonia, nitrite, at nitrate. Syempre, sa pag-aalaga ng isda sa aquarium for viewing, ay hindi magandang tignan ang light green water. Sa makatuwid ang mga hobbyist, ay gumagamit ng foam or power filters para maging clear ang tubig, at para sa nitrobacter, at sa nitrogen cycle. Number 4, deep green water, ay ang uri ng tubig na karaniwang matatagpuan, matapos ang isda, ay gumawa ng maraming dumi sa aquarium o pond. Ang mga nutrients sa tubig ay lumikha ng higit na pagdami ng mga floating green algae. Ang ganitong uri ng tubig ay mas madalas na sinusunod sa mga buwan ng tag-init dahil sa mas matagal na oras ng pagkakalantad sa araw at mas mainit na temperature ng tubig. Ang ganitong uri ng tubig ay maaaring mapanganib sa mga isda dahil ang algae ay maaaring gumawa ng maraming oxygen sa tubig tuwing araw, pero sa gabi ay inaabsorb nito ang oxygen sa tubig. Kung ang isda ay hindi na pinapakain ng mabuti, at patuloy na naghahanap ng pagkain, o nasa sabik kapag lumalapit ang nagbibigay o nag-aalaga, ang labis na paggalaw ng isda, ay maaaring maging sanhi ng malalaking dami ng mga bula ng oxygen, nakakapit sa katawan at palikpik ng isda, at tinatawag ito na gas bubble disease. Kung ang pond o aquarium ay hindi maayos na naka-aerate, maaari itong maging sanhi ng suffocation sa mga isda tuwing gabi, dahil sa kompetisyon para sa oxygen sa pagitan ng mga isda at algae. Ang ganitong uri ng tubig, ay kailangang alisin agad, upang maiwasan ang pagkasakit at pagkamatay ng isda. Sana marami kayong natutunan, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at hit ang notification bell para laging updated sa upcoming videos.